Ayan guys, good day po at isang mapagpalang araw po sa ating lahat. At matagal-tagal din tayong hindi nakapag-upload. Inabot po ng kulang 5 buwan. Bali guys, hindi po tayo nakapag-upload dahil ano guys, naging busy po tayo at lumaban po tayong barangay Kagawad dito po sa aming barangay. At hindi naman po tayo nagkamali dahil pinagkatiwalaan po tayo ng aking mga kabarangay. At ngayon nga guys ay nakaupo na po tayo sa aming barangay kaya magkakaroon na naman po tayo ng time. At tayo po ay makakapag-vlog na naman at i-update ko po kayo sa aking mga alaga. At saktong-sakto nga po mga kasama dahil may napisa po tayong mga pabo ngayon. At i-hatch po natin yung mga tuyo na at ilalagay po natin sa dati nilang lagayan yung kung brooder natin na lilalagyan natin ng dayami. At tuloy update ko na rin kayo mga kasama sa mga natira po nating mga alaga. Bali guys, malaking tulong po yung mga alaga natin nung mga nagdaang buwan dahil nagamit ko po sila sa kampanyahan. Pagka ako po'y walang budget ay nakapagtinda po tayo at nagkakaroon po tayo ng budget. At the same time po yung ibang mga alaga natin pagka may mga magbe-birthday ay niririgalo po natin. At ayan nga dito sa aking likuran may mga naglilimlim po na paborito. Ayan guys, oh. Talagang halo-halo na po sila. Apat po ito na halo-halo. Kaya ang gagawin po natin diyan ay i-hatch po natin yung mga sisiyo na tuyo na po. Tapos ilalagay po natin doon sa brooding cage natin at naganda na rin po ako ng ilaw nila doon at saka naglagay na rin po ako ng tubig na may ano po, may betrasin. At sa ngayon guys, meron po tayong 12 na pabo, dalawang lalaki po at 10 inahin. Ito nga guys, yung ating mga inahin na pabo ay naglilimlim po yung apat. Kaya kukuha po tayo ng tray at lalagay po natin sila sa kanilang brooding cage. Tara po, sama niyo ako. Yan guys, ito po yung ating mga naglilimlim na pabo. At ang gaganda po nila. Halo-halo na po sila dahil hindi po natin sila naasikaso ng mga ilang buwan. At yun nga po, naging busy tayo sa ating kampanya. Kaya naghalo-halo na po sila. At ito nga po, marami na po tayong mga sisiyo. Bali guys, yung mga tuyo ay kukunin na po natin. Yan guys, so yung mga tuyong ganito, kunin na po natin to. Kasi pwede po itong matapakan at mamatay pa ho yung ating mga sisiyo pagka hindi natin naasikaso at nakuha ka agad. Tapos guys, kunin na rin natin yung mga ganitong itlog para po hindi na po langgamin at susundan po ito ng mga langgam. Tapang naman. Guys, napakatapang. Ito guys, may mga basa pa ho rito. Ito, iwan po muna natin to sa mga basa pa. Guys, napakarami. Kunin na po natin, samantalahin po natin. Hanggat wala po yung mga dami. Marami. Guys, itong ibang mga itlog guys, lagay natin dito. Yeah.
Yan guys. Yung mga basa po, iiwan pa ho natin. Yan. Bukas na po siguro. Natin ihahatch. Ayan, napakarami. Ito guys, pwede na po ito. Medyo tuyo-tuyo na rin. At matutuyo na po ito sa ating kailaw. Ayan guys, ah, hindi po tunay na pag nalindulan po yung ating mga itlog ay hindi po mapipisa. Ito po yung malaking patunay na anong mga nakaraang linggo kasi ay lumindol po dito sa aming lugar, at ito po yung malaking patunay na pag ganun po ay hindi po totoong mabubugok po yung ating mga itlog. Ayan, December 12 po ngayon at napakarami po ng ating napapisa na mga sisiw ng pabo. Meron pong 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 po ito. At bukas po ay siguradong meron pang mapipisa kasi may iniwan pa po tayong dalawa doon. Ito guys, yung ating sineset-up na brooder po ng ating mga alagang sisiw na pabo. At naghanda na rin po ako ng tubig na may betrazine. Paiinumin ko lang po ito dahil hindi pa naman po ito kakain. Pwedeng bukas na ho ng maga o kaya mamayang hapon. Ayan guys, isa-isa po natin itong paiinumin gaya po ng ating ginagawa. At ilalagay po natin sila rito sa kulungan po na ito. Bali guys, ang gamit kong bumbilya ay 50 watts po. Ayan guys, oh. Malakas po yan. Tamang-tama lang po yan kasi open naman po yung ating brooding cage. Kaya sa gabi po, tatakpan ko na lamang po ito ng sako. Ayan guys, kunin po natin ito at tayo po ay magpapainom. Ayan guys, ha. Yan, painumin lang natin ito mga kasama. Kahit mga tatlo lang po. Yan. Tapos guys, tatanggalin po natin itong andyan po sa kanyang tuka. Ayan, tanggalin po natin yan. Nasa ibabaw po ng tuka. Para bukas po, ready na po siyang makakain. Ayan guys, isa-isa po natin tatanggalin yung nandito po sa kanyang tuka. Ayan. Tapos painumin po natin dito. So guys, oh, betrazine po ito na may tubig. Ayan guys, mga tatlong ganito lang guys. At yan. Ayan guys, oh, ulit-ulitin lang po natin na tanggalin yung kanilang takip ng tuka. Para bukas po, ready na po silang makakain. Ayan guys, oh. Yan guys, ulit-ulitin lang po natin. Tanggalin po natin yung takip ng tuka. Ayan guys, tapusin lang po natin ito. Para po hindi masyadong mahaba yung ating video, kakat ko po muna rito at tutuloy-tuloy ko lang po ito. Tapos mamaya po, pakikita ko po sa inyo yung setup po ng ating ginawang brooderan. Ganito na po yung sanay natin na pag-alaga po ng ating mga pabo. Ganito na lamang po yung lagi natin ginagawa dahil dito na po tayo sanay. Ayan mga kasama, off ko muna dahil wala tayong taga-video. Tayo po yung nahihirapan. Ayan guys, saglit lang po. Ayan guys, tapos na po natin silang mapainom ng tubig po na may betrazine. At ayan na po sila guys. Ito na po yung pinakamagandang paraan na aking nagawa sa pag-aalaga po ng mga sisiw ng pabo. At yan nga guys, yung dayami na nilalagay ko po sa kanilang beddings.
ay naiwasan po yung yung ano guys, yung nasasaktan po yung kanilang mga paa, dahil po sa dayami nagiging komportable po sila sa pagtapak at malambot po yung kanilang tinatapakan. At yung dayami nga pala guys na yan ay nagbibigay din po ng karagdagang init, o di kaya nag-absorb po siya ng init para po hindi masyadong ginawin yung ating pong mga alagang sisiw. Ayan guys, oh. Kasi minsan guys, pagka nasa kulungan sila, yung mga paa po ng ating mga sisiw ay naano po ng dumi yung tae po nila, nilalagay po sa paa nila hanggang sa tumatagal po yung mga paa po nila ay napuputol na po yung mga kuko, nadidislocate po yung kanilang mga paa. Pag ganito pong setup ang ginawa nyo ay talagang hindi po mababali o maano po yung mga kukupi yung kanilang mga paa. Ayan guys, so 17 piraso po ito. At meron pa ho tayong i-hatch bukas. Kundi po ako nagkakamali, mahigit 40 po yung itlog nila. May mga nahuli pa ho doon. Ang pabo naman po ay napakasipag maglimlim. Hanggang may itlog po silang nililimlim, ma'am, ay talagang nakaupo lang po sila. At hanggang dito na lamang po yung ating video sa pag-aalaga po ng ating sisiw. At sana po may napulot na naman kayong diskarte. At sa mga bago po at nakarating po dito sa dulo ng ating video, pa-subscribe naman po and pakiclick na lang din po yung like button dyan kung nagustuhan nyo po yung ating video. At mag-comment down below po kayo at para mabalikan ko po ang inyong mga YouTube channel. Ayan guys, maraming salamat po. Happy farming po sa lahat. Tara po, silipin yung ating mga inahin na naglilimlim. Yan po yung ating dalawang lalaking paabo. Ayan, yung ating mga itlog po. Oh. Ikalat. Ayan, wala na kayong mga sisiw. Iniwan pa po natin yung mga basa. Ayan, napakarami pa po niyan. Ito guys, mga nahuli ito. Ayan, may sisiw po siya dyan. Ayan guys, paalam na po. Happy farming po sa lahat. Bye-bye.